Laksan po natin ng konti, no? Para ayan, di natin masyadong mapansin yung ingay sa labas. Amen. Magandang araw po mga kapatid at salamat sa Diyos dahil sabi niya, ito ang araw na ginawa niya para tayo ay magpuri, no? Tayo ay magpasalamat sa Kanya. Ika nga, ito ay araw ng pasasalamat. Ano po ba mga pinagpapasalamat natin sa Diyos mga kapatid sa ating buhay, sa araw na ito? No, sa ating experience, no, sa mga nakalipas na taon, no, or itong magtatapos na naman ang taon, ano yung mga bagay so far na talagang pinagpapasalamat natin sa Panginoon? Napakadami po. Amen. Unang-una, yung pribilehiyo na tayo ay narito, papasalamat tayo sa Panginoon. Yung pribilehiyo na tayo nakakalapit sa Kanya sa panalangin. Amen. Dahil naalala po natin, nung sa Old Testament, isa lang po yung nakakalapit dun sa pinaka-presensya ng Diyos. Walang iba yung pinaka-punong pari. No? Sino po ba ang pinaka-punong pari natin ngayong panahon? Jesus. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. At tayo ngayon ay royal priesthood. At anong ginagawa ng mga royal priesthood? Tagapag-alay. Ano yung inaalay natin mga kapatid? Yung ating sarili. Amen. Living sacrifice. Kaya ang title nito is Pray, Fast, and Sacrifice. No? So yan, naging pula na, no? Usog mo ng konti yung ating kasi hindi na siya masyadong makita. Ayan. Okay, kita na po? Ayan. So, pray, fast, and sacrifice. So, kanina sa devotion, ipinahagi ni Brother Roger yung patungkol sa panalangin, no, na napakahalaga sa atin sa tuwing-tuwina dahil ang buhay Kristiyano ay buhay panalangin sa Diyos, buhay tagapamagitan. No? Tayo doon sa mga unbelievers pa na hindi nakilala sa Panginoon at ang sabi nga, ang ating gawin ay pray, fast, and sacrifice. Amen. So, hindi lang basta tayo nanalangin, no? Hindi nakasentro sa lagi sa atin, sarili, yung panalangin. Nandyan yung pag-aayuno, no? At yung sacrifice, no? Yung fasting, mga kapatid, hindi ito yung dahil diet ka, no? Nagbabawas ka ng timbang, no? Hindi ito yun. So, ito ay ating patuloy na tatalakay upang maunawaan natin kung ano ba yung makahulugan nito. So, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 4, verse 12, kung anong nag-iisay, maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Amen. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Amen. Amen. So, sabi ng mga ngaral, a person standing alone can be attacked and can be defeated. But two is better than one. Two can stand back to back and conquer. Pero yung tatlo, three are even better and not easily broken. A cord that cannot be broken. Ano yun? Title natin? You pray, you fast, and sacrifice. Amen. So, the one may be overpowered, two can defend themselves. Amen. But a cord of three strands is not quickly broken. Yan yung sinasabi sa New International Version. So, tayo po muna ipanandali ang manalangin, mga kapatid, para sa mensahe na ating maunawaan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na muli, Lord, kami may pribilehiyong makalapit muli sa iyo. Pasalamat, purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Lord, sa biyaya mo sa araw na ito. Dalangin namin, ikaw ang maghari sa buhay namin at ayong Santong Espiritu ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. At magkaroon kami ng pangunawa sa iyong salita. Maraming salamat po, Ama. We give you all glory. In Jesus' name, amen and amen. So, ang nagsasalita dito sa mga ngaral, si Haring Solomon, mga kapatid, he talks about kapag ikaw ay nag-iisa, no, tapos ikaw ay inatake ng kaaway, no, maliit ang chance mong manalo. Tama po ba? Kasi ang kaaway, di ba, ang kampo ng Diablo, marami yan eh, iba't ibang spirito. No?
sa buong mundo. Yung mga worldly things, ginagamit yan, no? Para tayo i-atakihin, no? At, pero kung, if two, sabi doon, two is better than one. Kung meron, kung dalawa kayo, meron kang chance na manalo. Tama? Na magwagi doon sa battle, doon sa laban. Pero kung tatlo, you are not easily broken. Yun talaga yung matatag. Amen. Kung tatlo ay hindi malalagot or hindi magagati. The first reason, no, bakit ito ay ibinaaral sa atin ng Panginoon? Bakit ina-emphasize niya yung prayer, yung fasting, and yung sacrifice, or yung giving? Bakit binibigyang diin ng Diyos na ito ay ating gawin? Ang isa sa mga dahilan, because it binds the devil. Ito yung gumagapos. Ito yung taling gumagapos sa Diablo. Ito yung taling gumagapos sa mga kampon ng Diablo na umaatake sa ating buhay. Yung prayer, yung fasting, and sacrifice. No? Ano ba ang kalaban natin? Hindi lang ang Diablo. Nakakalimutan nyo ata na mismo ating sarili kalaban natin. Amen? Your flesh, your pride, your lust, pita ng laman, your greed, kasakiman, mismo ating sarili kalaban natin. Hindi lang si Satan, mga kapatid. Amen? So, paano natin maigagapos yung mismong pita ng laman natin? Pray, fast, and sacrifice. Amen. Kaya sabi, dapat maunawaan ng bawat Kristiyano, meron tayong laban. Yes. Hindi tayo complacent. Hindi tayo pa-easy-easy lang bilang Kristiyano. Hindi yung sasabihin, ay, para yan sa mga pastor lang, tsaka sa mga elders. Yung fasting, yung prayer vigil, yung ano, sacrifice, para yan sa kanilang kami, kasi ano lang kami, ordinary Christian. May ganun ba? No. No. Itong aral ng Panginoon na ito, sinasabi, para sa lahat ito. Amen. Kaya maraming talunan, no, na mga Kristiyano, bakit? Hindi nila ito ginagawa sa kanilang buhay. No? Iniisip nila, ay, born again na ako, born in spirit na ako, okay na ako. Ligtas na ako eh. No? Pero hindi nila alam, merong laban. Yes. Mga kapatid, we have an enemy. Ano yung enemy natin? Our own self, flesh, our own flesh, and the devil. No? At gumagamit ang Diablo ng kadena upang igapos ang mga Kristiyano. No? Ano yun? Ano yung tatlong main tool ng Diablo na ginagamit sa atin? He is using pride, yung ego mo, he's using that. Yung lust, pita ng laman yung emotion mo, ayan, sa mga bagay sa mundo, emotion mo towards other people. And yung greed, yan ang kadena ni Satanas, kasakiman, yung wants na sinasabi. Pero ang sabi sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Because He is our provider, He knows our needs. No? Needs, not greeds. Amen, mga kapatid. Yun ang ibibigay sa atin ng Good Shepherd, yung needs natin. Kaya itong mga chains na ito, ginamit niya kay Adan pa lang eh. Mga kapatid. Nung una pa lang panahon, ito lang ang ginagamit ni Satanas. Yung panulukso na ganito, yung pride, ay natamaan yung pride ko. Yung pita ng laman, yung greed, these chains ay ginamit niya kay Adan pa lang. Sa unang tao pa lang. No? At ginamit niya rin to sa Panginoong Jesus. Kung nabasa niyo yung Matthew chapter 4, yes. Ito yung panunukso ni Satanas sa Panginoong Jesus. Yes. Doon sa ilang. Ang pagkakaiba, si Adan natalo. No? Natokso siya eh. Diba? Nalinlang siya, nadaya siya sa pamamagitan ng mga kadenang ito. Pero ang Panginoon, hindi siya natalo. Yes. Sa tingin mo, bakit? Pray, fast, and sacrifice. Yan ang ginawa ng Panginoong Jesus dun sa ilang. 40 days and 40 nights. That's why, hindi siya nagapig
Nagkatawang tao ang Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, eh kasi si Jesus yun eh. No. 100% human siya, mga kapatid, ng mga panahon ngayon. Yes. No? Nagkatawang tao, tarong tao talaga. Amen? Kaya, binigyan niya tayo ng example na dapat nating sundin. Yes. Amen. Para tayo ay magwagi, yes, sa laban, mga kapatid. Handa na ba ang mga sundalo ni Kristo? Amen. Hallelujah. Kaya sabi, you see Adam failed to fight. Nabigo siyang labanan si Satanas nung panahon niya at nagapos siya ng kadena ni Satanas. He got bound with these chains. Pero si Jesus, hindi. No? Dahil ang sinasabi nga, no, na ginawa ng Panginoong Jesus sa Romans 12:1, na in-emphasize ni Apostle Paul, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. So, kaya mababanggit dyan yung living sacrifice. Amen. Dahil kung wala yun, mga kapatid, magiging talunan tayo, mga Kristiyano. Kahit mga pastor, kahit mga elders sa church, yes, nakakadena ng diablo because of these chains. Dahil nakakalita natin yung prayer, yung fast, yung sacrifice. At tapos ang prayer pa nakasentro sa ating sarili. Lalo na, ikaw ay makakadena, mga kapatid. Hindi ka magwawagi kapag ganun. Kaya sabi, praying, fasting, and sacrificing are for those who want to get deep with the Lord. Gusto nating lumalim sa Diyos, pagkakilala sa Panginoon? You pray, you fast, and you sacrifice. Yun ang dapat nating gawin. Kung gusto nating lumalim yung ating relasyon sa Diyos, yun ang siya nating dapat gawin, mga kapatid. Kaya sabi, sino ang mga committed dito sa Panginoon? Amen. Pag sinabi natin commitment, lifetime commitment, simula nang ikaw ay na-born again, na-born in spirit, lifetime commitment sa Diyos. Amen. Amen. Hindi ito para sa mga pastor lang. Hindi ito para sa mga elders ng church or deacons lang. Yung commitment. Yes. Ang commitment ay para sa bawat Kristiyano. Yes. Para sa bawat sumasampalataya. Pag sinabi mong you're a Christian, diba? Ibig sabihin, you belong to God. You commit yourself to God. Tama po ba, mga kapatid? Kasi pag sinasabi natin, tayo ay believer, you are a Christian, tapos walang commitment, ano klase Christian yun? Hindi yun ang totoong kahulugan ng Christian. No? A life of commitment to God, it's for those who have an enemy, no? Dahil tayo alam natin meron tayong kalaban. Bakit tayo nagwawagi sa laban, mga kapatid? Because of our relationship with God. Amen. Because of our commitment sa Panginoon. Pag nawala yung relationship sa Diyos, pag nawala yung commitment sa Panginoon, that's the time you fail. That's the time you lose the battle. Amen. Eh, napakahalaga ng commitment. At paano natin makikita yung life of commitment? You pray without ceasing, no? You fast and sacrifice, mga kapatid. Meron tayong mga iiwanan sa buhay natin. Amen. Na kapag pinabitawan sa atin ng Diyos, dapat nating bitawan. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Pero, dahil kalaban nga natin yung ating sarili, kadalasan doon natatalo eh. Lord, ayokong bitawan ito. You have this reservation in yourself. You are not fully committed to the Lord. That's the time na igagapos ka ng diablo. This is the brutal truth, mga kapatid. Ito ang katotohanan na pinapayag ng Lord sa atin, no? Na hindi optional eh. No? Hindi option kung mag-pray ba ako, ka-fast, or magsa-sacrifice. No. Sa tunay na Kristiyano, it's not optional. Amen? Ito ang buhay Kristiyano. Praying, fasting, and sacrificing.
Amen. Kaya sabi, every day we have a battle to fight. Araw-araw, oras-oras, meron tayong laban sa buhay. Kaya ano ang turo ng Panginoon? You pray, you fast, di ba? Sabi niya pa, be watchful, be careful, magbantay kayo. Amen? Be watchful. Kaya sabi, ang prayer, fasting, and sacrificing, yun yung kadena natin, no? Na maggagapos sa diablo at sa mga kampon niya. Amen? Kasi marami hindi marunong gumamit ng kadena. Kristiyano ka na hindi marunong lumaban. Hindi marunong gamitin yung weapon na ibinigay ng Lord. Amen? Yung authority na binigay ng Lord. Hindi alam. No? From Old Testament pa lang, yung mga taong committed talaga sa Panginoon, hindi yan natatalo sa laban. Yes. Naalala niyo si Esther? Yes. From the book of Esther. Yes. No? Merong tangka, may plano sa bayang Israel nung panahon niya na sila ilipulin. No? Pinapirma ni Haman, yes, no? Doon sa hari para lipulin ang bayang Israel, ang mga Hudyo. Sayin natin, Esther chapter 9, verse 1. Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari. Ang araw na inaasang-asang ng mga kaaway ng mga Hudyo. Sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ang mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaligtad ang pangyayari sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo. Yes. Praise the Lord. Amen. So, ayan po, mula pa sa Old Testament, dahil yung commitment ni Esther at ni Mordecai at nung mga Hudyo nung panahon na yun, no? Nagkaisa sila to pray, to fast, yes, and to sacrifice. Yes. No? Napakarami ng kalaban, napakalakas ng kalaban. Pero anong ginawa nila? Yung commitment nila sa Panginoon. Amen. Yun ang ginawa nila. No? At ano nangyari? Ngunit hindi nila alam. No? Hindi alam ng mga kalaban na mababaligtad ang pangyayari. Yes. Sila ang kakadena. Sila ang lilipol doon sa mga kaaway. Hindi sila yung malilipol. Yes. Amen. Kaya sabi, ang kaaway, mga kapatid, may plano sa buhay natin yan. Lagi. Araw-araw, nagpa-plano yan kung paano ka, ano yun? Sirain, di ba? Pagpatay, magnakaw, at magwasa. Yan ang plano ng kaaway araw-araw sa atin. Tanong ko, anong plano mo? Anong plano mo ngayon na nalaman mo na meron palang laban at merong atake? Lagi, araw-araw. My question to you, church, what is your plan? Amen? Kaya sabi, the enemy is planning to trap you. Ano yung gagamitin niya? Pride? Gagamitin niya yung kadena ng lust, pita ng laman, at yung greed. Yan ang gagamitin niya sa pag-atake niya sa iyo. Gusto ka niyang maposes sa mga bagay ng sanlibutan. Amen? Ipoposes ka niya. Yun ang atake ng kaaway. Pero, before that happens, mga kapatid, let us bind the devil. Ito ang gawin natin. Ano mababaligtad ang sitwasyon? Na aatakihin tayo ng diablo pero hindi niya alam, tayo yung aatake sa kanya. Ang plano niya, ikadena tayo, pero tayo yung gagapos sa kanya. Amen? So, ulitin ko, ilan ang sundalo ni Kristo dito? Amen. Hallelujah. We are always ready for battle. Yes. Kung tunay kang committed sa Panginoon, that you are soldier of Christ. No? Meron kang opportunity, meron kang authority na binigay sa'yo ng Panginoon. You have this right, no, to choose. Meron tayong free will, mga kapatid. Pili ka. Ikaw yung magagapos o ikaw yung manggagapos. Pili ka. Curse or blessing. Pili ka. It's your choice. Kung anong sitwasyon meron ka ngayon, mga kapatid,
90% of that, it's because of your choice. Kung nasa ang sitwasyon ka ng buhay mo ngayon, it's because of your choice. It's because of your choice. Judas, what is his choice? Repentance ba? Hindi. Mababasa mo sa Biblia, remorse. Oo, nandun yung parang yung remorse, iba kasi yun, yung parang nanghinayon siya na dapat hindi niya ginawa. Pero hindi talaga repentance yun. Regret lang, no? Ginamit na term doon, regret or remorse. But it's not repentance. Amen. Kaya, ano nangyari kay Judas? Kinadena siya ng Diablo, sinakal siya ng Diablo, at nagbigti siya. Circle yun ni Jesus, ha? Kabilang siya sa disciples. Sa first of the first disciples. Pero nagapos siya ng Diablo. Amen. So, pili ka, kapatid. Ikaw yung magagapos o ikaw yung gagapos sa Diablo ngayon? Sapitan ang laman mo ngayon. Are we ready? Amen. Hallelujah. Parang, pastor, di ako sure, ah. So, di ba? Kaya ang tinanong ko sa inyo, lifetime of commitment sa Lord. No? Eh sabi, if you don't bind the devil, if you don't bind your flesh, he will bind you. Kung hindi ikaw yung gagapo sa kanya, siya ang gagapo sa iyo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Amen? One way or the other. Ano yung kailangan natin? We need a cord of three that cannot be broken. What is that, church? Pray, fast, and sacrifice. Yun yun, hindi mapipigtal yun. Igagapos natin siya, no? At yung three cords na yun, hindi mapipigtal yun. Hindi siya makakawala to. Amen? We have that authority that from the Lord. Kaya sabi, ating siyang gapusin para hindi kanya kadenahin. Mga kapatid. Kaya sabi, Matthew 12:29, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi nito. He's telling a parable of a strong man. Tayo po, mga Kristiyano, sinasabing malaya. Tama? Sino mga pinalaya dito ng Panginoon? Yes! We are set free from bondage. We have been set free from the chains, no? Because of Jesus. And now, ano ang pinapagawa ng Panginoon sa atin? Let us bind the devil. Amen? By way of praying, fasting, and sacrificing. Kaya sabi, Jesus said, you need to go to the house of the strong man and bind him. Ganyan din yung sinabi niya, Marcos chapter 3, verse 27. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas. Maliban, gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang bahay niya. Kapatid. Amen. So, ayan pala ang sinasabi ng Panginoon na revelation sa atin. Na kaya pala na pagnanakawan kung minsan ng isang Kristiyano ay dahil paisi-isi lang siya sa buhay niya. Hindi siya talaga fully committed sa Panginoon. No? Hindi niya ginagawa yung praying, yung fasting, and sacrificing. Kaya matutulad ka kay Adan, mga kapatid, kapag hindi natin ginawa yun. Magagapos ka. Sa Revelation chapter 20 verse 1, ang sabi doon, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Ano yung hawak ng anghel? Kadena at saka yung susi, no? Dahil doon sa abyss, doon ilalagay yung diablo. Pero bago niya ilagay doon, ano? Kadena. Tatali niya muna ng kadena, mga kapatid. No? So this tells us
It means that we can bind the devil. The devil can be bound. Amen po, mga kapatid. Kayang-kaya ng mga Kristiyanong gawin. No? Dahil sa pinagkaloob ng Diyos, the Holy Spirit. The same way, people can be bound. Ano yung pinagtatali ng Diablo sa atin? No? Yung pride, yung pita ng laman, no? Lust of the flesh, and yung greed. No? Maraming tao, they are bound by drugs. Yan ang taling itinali sa kanila ng Diablo. Yung droga. Yung iba, alcohol. Yung iba, pornography. At kasama na ang demonic spirits. No? Na kung i-analyze mo ang buhay niya, napakaraming thumb marks ng mga demonyo. Ayan po ang ginagawa ng Diablo hanggang sa panahon ngayon. So, ano ang ginagawa ng church? Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano? Nakikipagkompetensya sa isa't isa? Yan ba ang gawain ng church? Yan ba ang utos ng Panginoon? No. You pray, you fast, and you sacrifice. Amen? Eh sabi, 1 John 4:4, ano sabi doon ni Apostle John? Mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa sanlibutan. Greater is He that's living in me than He that is in the world. May laban eh. No? Espiritu ng Diablo at yung banal na Espiritu. But who is greater? The Holy Spirit. Hindi may kukumpara ang banal na Espiritu sa kung anumang Espiritu ang umiiral dito sa mundo. Kaya nga kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, no? Paano ka na puspos ng banal na Espiritu? Because of prayer, because of fasting, and sacrifice. Amen? Kaya napakahalagang malaman natin ang bagay na ito upang lang sa gayo tayo ay matuto na igapos ang Diablo. Are we ready to bind our flesh? Are we ready to bind the devil every day? Mga kapatid, araw-araw ito. No? That we cast out all the plans of the devil. Binawasak natin, no? Ang gawa ng kaaway sa ating buhay. Every day yan. We have this authority to do it. Kaya sabi, hindi lang every day, di ba? Every week, every month, yun ang gagawin natin. Amen. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, are we willing, no, na gawin yung pinapagawa ng Panginoon? Amen. That is our priority. Amen. Kaya nung Thursday, sabi ko, pinaalala ko, no, sa mga matinding Thursday, at ngayon papaalala ko, itong darating na prayer vigil, bago dumating yan, marami gagawin ng Diablo para hindi mo umatend doon. Mga hadlang na gagawin niya. Worldly things. Atakihin niya yung ego mo, yung pride mo. Gagamitin niya yan. Gagamitin niya rin yung lust of the eyes, lust of your flesh, and yung pride of life, and yung greed. Para hindi ka mag-spend time sa presensya ng Lord. Dahil alam ng Diablo, kapag yun ang ginawa natin, yung fasting, yung prayer, and yung sacrifice, ay matatalo siya. Siya ang maitatalo. Kaya galit na galit siya eh. Mga Kristiyano. At lalo siyang mapapasok kapag yun ang ginawa natin. Amen? Kaya sabi, huwag nating hayaang lumipas itong 2023 na ganun-ganun lang, mga kapatid. Huwag nating hayaang lumipas ang taong 2023 na ikaw ay talunan. Ang nais ng Diyos, ikaw ay magtagumpay. Hahayaan mo lang ba na pag nakawan ka? No. Pag nakawan ang pamilya mo? Yung mismong sarili mo? Pag nakawan ng Diablo? Magkampo siya sa buhay mo? Hahayaan mo ba yon? No. If you are a believer, if you are a true Christian, mga kapatid, you will be the one who will bind the devil. Amen? Tayo yun. May authority tayo, mga kapatid.
Kaya I declare this year, bago matapos ang taon na to, God will continue to work in this church. Amen. In DOCGM. Hallelujah. Hallelujah! Bago matapos ang 2023, I declare praying, fasting, and sacrificing sa bawat pamilya. And we will see victory. Hindi lang, hindi mo lang makikita yung victory. We will walk in victory for the glory of God. Amen? Naghihintay lang ang Panginoon doon sa willingness mo, doon sa availability mo. Hahadlangan ka ng Diablo para hindi ka pumunta sa gawain ng Panginoon. Gagamitin niyang lahat para hindi ka manalo at para ikaw ang maigapos. Amen. But in Jesus' name, amen, we'll be victorious. We will walk with Jesus. We'll walk in the light. We'll walk in victory. Amen. That is our authority, mga kapatid. Kaya sabi, pag ang isang atleta ba, di ba? Sabi ni Apostle Paul, sabihin natin, boxer, no? Anong gagawin ng isang boxer bago yung laban? Anong ginagawa niya? Training. Andun ba yung sacrifice sa training? Yes! A lot of sacrifice. Lalo na kapag napakalakas mong kalaban. Amen? Katakot-takot ng training bago yung araw ng laban. Amen? Before the match. Kaya sabi, prayer and fasting and sacrificing is our preparation for temptation. Bago yung laban, nakapag-pray ka na. May fasting ka na. May sacrifice ka na. Handang-handa ka na. No? Sabi ni Diablo, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ano sabi ng Panginoon? Handa ang Panginoon eh. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na gagaling sa bibig ng Diyos. Amen. Panalo! Amen? Pag ganun, ang ginawa natin, we soak in the presence of God, in His Word. We meditate from the bottom of our hearts. No? And understand yung will of God sa buhay natin. Amen. Amen. Kaya sabi, preparation, mga kapatid. Prayer, fasting, and sacrificing. This is our preparation of what's coming sa buhay natin. Marami sa atin, no? Kaya, yun nga, nagiging talunan. Hindi lang dito, maraming Kristiyano sa buong mundo nagiging talunan. Why? Hindi sila prepared. Yung mga pastor na nahulog sa pita ng laman, nagkaroon ng issue ng pakikiapid, di ba? Maraming temptation. Anong nangyari? Bakit nagwagi ang Diablo doon? Hindi prepared. Pastor na ako eh. Nabasa ko ng ilang beses yan. Elder na ako sa church. 2 dekada na akong Kristiyano eh. Diba? Yan ang mga pinapangahas ng iba mga Kristiyano. Pero ang tandaan mo kapatid, ang laban ay araw-araw yan. No? Hindi porke nagwagi ka na sa dating laban ay magwawagi ka sa susunod na laban. Amen? Pero kung gusto mong maging undefeated, katulad ng Panginoong Jesus, undefeated, hanggang sa krus ng Kalbaryo, He is undefeated. He is victorious. Yun ang gawin natin kung ano yung example na ginawa niya. Amen? Make a decision right now, church. It's between you and the Lord. Make your decision. I challenge you. No? Are you willing to sacrifice? Are you willing to fast? Nabitawan yung mga pinabibitaw ng Panginoon to spend more and more in His presence, in His Word. That's the challenge for us. Amen? Do a preparation. Amen? Kasi ang kadalasan ay inisip natin, Lord, I want to be victorious, Panginoon. Nawa, Panginoon, magtagumpay kami sa laban na ito na kinakaharap ng aming pamilya. Wala ka namang ginagawa. Hindi mo namang ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon. Anong ginawa nila, Esther? Ba't sila nagtagumpay? Yun.
They sacrifice, they fast, they pray. Sila ngayon yung umatake doon sa mga kalaban. Hindi sila yung nalipon. Amen? As sabi, the first benefit of praying or fasting and sacrificing, ano yung pinakaunang benepisyo nun? We have the authority to bind the devil. To bind our flesh. Yan ang isa sa mga benepisyo na sinasabi ng Panginoon. The second thing, Proverbs 17:22. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkutin ay unti-unting namamatay. Amen. Sino may kagalakan dito sa gitna ng problema? Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya sabi, the second thing, no? Ang nagagawa ng praying, fasting, and sacrificing, meron kang kagalakan, kapatid. Dahil naroon ka sa presensya ng Diyos, kabi-kabila ang atake sa iyo, pero masaya ka pa rin nagpupuri sa Panginoon. Amen? Naroon yung living hope mo, hindi ka nawawala ng pag-asa. Amen? Amen? Eh sabi, every part of our body will suffer kapag nanatili kang broken. Sino mga broken dito? Only God can make us whole. Yes. Amen? Paano paraan, kapatid? You pray, you fast, you sacrifice. Amen? And it will build your spirit. Lalakas ka sa espiritu. Lalakas, tataas yung antas ng espiritualidad mo, kapatid. No? Pagkamasayahin, no? Ay mabuti sa katawan. Amen? Bakit naka-receive ng healing, no? Pinagkakalob ng Panginoon, no? Pero there's a purpose of that. Whenever God heals us, amen? Whenever God allows sickness sa buhay natin, there's always a purpose. Pero ano ang tuloy-tuloy na dapat natin gawin? Pray. You fast and you give. You sacrifice. No? Kaya sabi, kahit sa mga tanong niyo pa sa doktor, mga kapatid, no, they will tell you na konektado yung emotional natin sa sakit niyo. Sa katawan. Kaya tanong mo sa doktor o sa mga psychologist. No? Konektado yung emosyonal na estado mo sa nararamdaman mo ngayon. Amen? Emotional state of people. Many people die before their time. Maraming tao namatay sa depression, sa sobrang stress, kahit hindi pa nila oras mamatay. Because of their emotional stress. They are emotionally down. And they think there's no hope. Amen. Kahit yung iba nga nandun na sa rungrok ng kasikatan eh, no? Nakikita ko sa Facebook, parang kadalasan yung mga Korean, no? Korean na mga artista, talagang yung mga sikat doon, kikitil ng buhay. Akala mo, sa tapat ng camera, they are okay. They are happy. No? The devil is always there, here in this world, para gapusin ang mga tao. Church, what do we realize? What is our plan? Amen? Ito ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya many people die before their time. They are living in sickness and depression because their spirit is weak. Kapag ang espiritu mo ay mahina, ano sabi? Unti-unting namamatay. Your soul. Ano ba yung soul? It's your mind, your thinking, your emotion, and your will. That's the soul. Kapag hindi malakas ang kaluluwa mo, ang espiritu mo, mga kapatid, you will die before your time. Kahit di mo pa oras, you will die because of your emotional state. Kahit sabi mong batang-bata ka pa. Amen? Maraming kabataan ngayon, di ba? Sinasabi ng ibang mga adult, di ba?
sobrang pasensitive na ang mga kabataan ngayon. Hindi ka tulad nung araw, no? Ngayon, mabiro mo lang ng konti. Ano na? Di ba? Maraming kabataan ganun. Their spirit is weak. Di ba? Kaya pagdating sa mga problema sa buhay, wow, they are down. Because there's no preparation. At saan ang gagaling yan? Sa mga magulang. Hindi prepare yung anak. And it's always about the choice. Amen? Ano ang ating pipiliin? Prayer ba? Fasting and sacrificing? O pipiliin natin yung pattern of this world? Make your choice. Amen? I believe in taking care of our physical body. Hindi masama yun, di ba? Yung mga herbal, di ba? Hindi masama yun. I believe in that. Yung nutrition, no? Mahalaga yun. Physical body. That's good. And looking better is all good. Pero kapatid, ano sinasabi ng Biblia? Dapat nating maunawaan na ang ating katawan ay vessel lang. Amen? Lalagyan lang to eh. Eventually, heaven and earth will pass away. Kasama na yung laman natin. This is just a vessel. It's like a vehicle. Anong mahalaga? Yung sasakyan o yung driver? Yung driver. Kahit nagkaroon ng aksidente, no? Hindi titignan na, okay pa ba yung sasakyan? Gumagana pa ba? Hindi. Ang unang titignan doon, buhay ba yung driver at yung mga taong sa loob? Yun ang mahalaga. This body is just a vessel. Pero ano yung nasa loob? Anong espiritu yung nasa loob? Amen? Yun ang pinakamahalaga sa Diyos, yung ating kaluluwa. That's why He is continuously working and working sa buhay natin through the Holy Spirit. Binibuild niya yung spirit natin. Binibuild niya yung character natin. No? Yun mga kapatid. Hindi mo ma-feel agad yung comfort. No? Kasi maraming tao, ang gusto nyo lagi, comfort, yung komportable. No! Ang paglago sa pananampalataya ay hindi komportable. Marami kang bibitawan. Marami kang sakripisyo. Marami kang dapat malaman at maunawaan. Yes. Growth is uncomfortable. Amen. Kaya sabi, if you're going to let your spirit be weak, that is your choice. Ngayon, narinig mo ang salita ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon kung anong dapat natin gawin. And you know that you know, no, sa sarili mo na mahina ka emotionally, mahina ka in spirit. Kapatid, this is the opportunity, this is the perfect time to pray, to fast, and to do sacrifice. Amen. Your spirit needs to get strong. I say it again, your spirit needs to get strong. Dapat magpakalakas ka sa espiritu. Huwag mong hayaang pagnakawan ka ng Diablo. Huwag mong hayaang sisiga-siga ang Diablo sa pamilya mo. Palayasin mo yan. Paano mo mapapalayas yan kung mahina ka? Paano mo magagapos yan kung mahina ang iyong espiritu? Amen? We need to get strong in spirit. And it gets strong. Hindi aksidente lang. Diba? May gagawin ka, kapatid. Hindi occasionally, di ba? Occasionally ka lang nagpipray. Ay, kasi may mga event ngayon sa church, may mga activities, kaya sama ako sa pray. Hindi ganon. Occasionally Christian ka ba? Sunday Christian ka ba? Or everyday you are a Christian? Amen? It's your choice. Pag ibang tao kaharap mo, you're living a double life. You're living a triple life. Iba-iba ang mukha mo. No? Pag mga kapatiran sa church, you're a Christian.
Dapat mga hindi mananampalataya, hindi ka rin mananampalataya. Yun ba ang mukha mo, kapatid? That's an evidence that your spirit is weak. Amen. Kaya sabi, katulad ng physical body, no? Kasi me, personally, I experience yung pag-gym, no? Yung pagpapalakas ng katawan, no? Like muscles, nagiging strong yan, no? At in time, no? And with what you put into it, that's how it grows. Kung ano yung kinakain mo, di ba? Yung makakapagtulong na mag-build ng muscles, magpalakas sa iyo, di ba? You need to sacrifice. Mga kapatid, yun ang kailangan mong gawin. Diba? You spend time on doing those repetitions, diba? Sa gym, you spend time sa mga atleta, sa boxer, sa mga basketball player. They spend more and more and more of their time para ma-achieve yung kalakasan na kailangan nila doon sa laban. Ganun din sa spiritual, mga kapatid. If you don't spend time more and more sa Word of God, sa prayer, sa meditation, sa sacrificing and fasting, hindi ka magiging prepared sa laban. Amen? Kaya there are steps to grow and get stronger. Handa na ba tayo sa mga steps, mga kapatid? Number one, desire. Sabihin natin, desire. Ano ba ang nasa puso mo ngayon? Ano ba ang desire mo ngayon? Amen. Bago ang pagbabago. Di ba? Kasi, di ba, ito na, mga New Year's resolution na naman, eh, no? Andun yung desire. Nauna lagi yung desire. Gusto ko nang baguhin yung sarili ko, yung ganito, ganyan, ganyan. Amen. Lagi nauna yung desire. Before the change happen, kailangan mong magkaroon ng desire. No? Eh, sabi, before you have a life of prayer, you have a desire to have a life of prayer. Amen? Dapat gusto mo. Gustuhin mo muna. Dapat willingness muna bago ka magkaroon ng active prayer life. Hindi yan ipipilit sa'yo. Hindi yan mapipilit sa'yo. Ikaw yan, kapatid. You make a decision. No? Sino gusto dito magkaroon talaga ng active prayer life? Amen. Check your desire. Yung desire mo muna. Yung nais mo muna. Ano bang gusto mo? Ano bang nais mo? Kung nais mo talaga yung prayer life na yon, no? Do what God says. Do the will of God. Everything starts with a desire. No? It means gusto mong mag-fasting, gusto mong mag-pray, no? Gusto mong, halimbawa, nahinigarilyo ka, you want to quit smoking, you want to quit addiction sa mobile games, no? You want to be free sa mga bisyo, you want to be free from your lust, you want to be free from pornography, no? You want to be healed. Amen? Nag-uumpisa sa desire. Naalala nyo yung sinabi, yung sa Biblia, yung scenario na yung pila, yung lumpo. Gusto niya doon sa Siloam, makapunta doon sa tubig na yon, no? Pero walang magkarga sa kanya. Papunta doon, sabi niya sa Panginoong Jesus. Saan nagsimula? Gusto niya. Desire. Gusto niyang gumaling. Kapatid, gusto mo bang gumaling at lumakas? Yan ang tanong ko sa iyo. Desire. No? Gustuhin mo muna. Bakit nagkaroon ng kagalingan yon? Mula sa Panginoong Jesus. Nakita ng Panginoon, gustong-gusto niya eh. He is passionate. His desire is on fire. Nakita ng Lord yung faith. Parehas din sa babaeng matagal nang dinudugo. Bakit nagkaroon ng healing? Desire. Dinesire niya na mahawakan ng Panginoon. Kahit yung dulo lang ng damit ng Panginoon. At nagkaroon siya ng healing. Desire, kapatid. Pangalawa, decision. Have you decided to follow Jesus? No? Are you 100% sure sa decision mo na sundin ng Panginoon?
na kahit sino pa ang humadlang, no, ay susunod ka. O kahit ano pa ang humadlang, ay susundin mo ang Panginoon. Decision. No? Ibig sabihin, it's a will. You have to make a decision pagkatapos ng desire. Amen? Pagkatapos ng kagustuhan mo, ng ninanais mo, anong kasunod? You make a decision. Amen? You say, I will quit smoking. Decision ba yun? Yes. Pero nag-start sa desire. I will quit drugs. I will quit drinking alcohol. I will quit gambling. I will quit on looking at pornography. I will quit this addiction of mobile games. I will quit this wrong relationship. Nag-umpisa saan? Desire. And after desire is decision. Amen? Saan nagbibigay ng desire? Sa prayer, mga kapatid. Fasting, kaya napakahalaga nun. Ibibigay sa'yo ng Panginoon tamang naisin. Kaya sabi, they say, I will see how I feel tomorrow. Yung ibang hindi makapag-desisyon, ano ang ginagawa? Excuses. Ayan. Yung hindi mga makapag-commit sa Lord, no, hindi makapag-sacrifice para sa Lord, maraming excuses yan. Ay, sis, try ko ah. Try ko, baka bukas. Okay, baka makasama ako sa prayer meeting or sa worship service. Try ko. Yan. Yun yung mga walang desisyon at walang desire sa buhay na mag-commit sa Panginoong Jesus. No? Ay, sis, kapag nagising akong maaga-aga, okay naman sa akin yung oras ng service. Pag maaga ako, nagising lang ah. Pero hindi ko muna desisyon yan ngayon. Pag maaga lang, sis, ha? Yan. Yan yung mga walang disposition, walang desisyon sa buhay. Kaya sabi, pag sinabi na, church, fasting tayo. Hindi lang sa pagkain naman ang fasting. Doon sa mga hindi pwedeng mag-fast sa pagkain. Tama? So, diba, mag-declare tayo ng ganyan, no? Yung mga hindi mo talaga committed sa Panginoon, ang sasabihin niya, ay, pastor, titignan ko, ha? Kung makapag-fast ako, ha? At saka, titignan ko kung, kasi yung madaming pagkain kami ngayon, eh. Medyo mahirap mag-fasting. Puno ang rep. Kaka-grocery lang namin sa Landers. Wow, Landers. Oo, no? So, kaya pastor, tatry ko mag-fast, ha? Ayan. Kasi pastor, ang dami, sunod-sunod yung birthday na pupuntahan ko. Na-invite ako eh, no? As mga anniversary pa. So, tatry ko mag-fast. Nakakatawa, pero totoo po ba? Yes, nangyayari. No? Papakiramdaman ko muna. Iba kasi yung pakiramdam ko ngayon eh. Depende sa pakiramdam ko ah, kung magpa-fast ako. Ayan. No? So, anong mangyayari sa espiritu mo? Unti-unting manghihina hanggang sa mamatay. Kaka-excuse mo. Excuse. Mm-hmm. Nakikita natin ngayon kung ano nangyayari. Amen? Hallelujah. Kaya sabi, Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Nagsisimula yan sa hindi pag-ayon sa takbo ng sanlibutan. This is a command from the Lord. Ikaw, kung ikaw ay committed sa Lord, you will follow. Sino nagmamahal sa Diyos dito? Amen. Ano sabi ni Jesus? If you love me, obey my commandment. Amen. Hmm? That's how you show your love for God. You obey His commandment. Hindi puro sinasabi mo lang, puro galing lang sa labi, mahal ko ang Diyos. I love you, Lord. Diba? Kinakanta mo pa yan eh. Pero pagdating na sa prayer, sa fasting, sacrificing, ay,
Ano muna, Lord, papakiramdaman ko muna kasi madaming okasyon ngayon eh. Lalo na bare months. Akala ko ba mahal mo ang Panginoon? Ayan. Diyan humihina ang espiritu ng maraming Kristiyano. Amen? Sa hindi pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, you will destroy your spirit. No? Kapag ikaw ay nanangan sa excuses at excuses, kapag nabuhay ka sa puro dahilan, 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 you will destroy your spirit. Yan. Kapag inasayin ka ni Pastor, o ikaw dito, pag nabuhay ka sa dahilan, 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 you will be weak in your spirit. Do we understand, church? Kapag nabuhay ka dun sa sabi, titignan ko, ayan o. Ayan yung madalas namin, titignan ko, tatry ko. Kapag nabuhay ka sa word na yon, no, ay hina at ihina ka. Ika nga, only dead fish goes with the flow. Yung mga patay na isda, yun yung sumasabay sa alos ng alon. Patay niya ba? Patay ka ba? If you're alive in spirit, hindi ka sasama sa agos ng sanlibutan. Amen. For the glory of God, we need to get stronger. Mga kapatid, you pray, you fast, you sacrifice para lumakas ka. You are not dead. You are alive in Christ. Amen. Pangatlo, kapatid, tandaan mo, you have to make a decision. Pangatlo, the word, I must. Pag sinabi must, ano yun? Kailangan yun, kapatid. Amen? Pag sinabi I must, kasama doon yung discipline. Amen? Pag sinabi ng doktor, you must. Diba? You must take this. You must do this. Diba? Lagi na lang ang tulog mo ay ganito. You must sleep at least 7 hours. Minsan ganun, di ba? Yung word na must nandoon. Discipline. Kaya kailangan ma-develop natin yan. Ano yung una? Desire. Pangalawa, decision. And pangatlo, you must. You must have this discipline sa buhay mo. Kaya nga disciples eh. Disiplinado ka sa salita ng Diyos. Amen. Marami kasi, sinasabi nila, they are followers, they are disciples of the Lord Jesus Christ. Pero ang Biblia ay laging nakasara. Amen. No time for the Word of God. Nakatitig lang. No? Kaya, starting nung nag-umpisa yung 2023, no? Ang hina mo pa rin. Nag-February, nag-March, April, ganun pa din. Hindi pa din lumalakas sa Espiritu. Sunod lang sa agos ng sanlibutan. Only dead fish goes with the flow. Ayan ang nangyayari. Bakit? You don't have a desire for God? Hindi ka nag-desisyon talaga? At wala kang disiplina? Kaya mahina ang iyong spirito. Amen? And may mga oras pa sa buhay mo, you don't feel doing it. No? Hirap naman ng praying, ng fasting, ng sacrificing. Yes! Hindi naman sinabi sa Biblia na madali. Hindi naman sinabi sa Biblia ang buhay Kristiyano ay parang naglalakad ka lang sa park. Hindi yun ang sinabi. You deny yourself, you take up your cross, and follow me. That's a Christian life. That's a Christian life. Kaya kahit anuman ang nararamdaman mo ngayon, kahit may sakit ka ngayon o karamdaman physically, you must follow Jesus. Anuman ang emotionally state mo ngayon, kung ikaw ay committed sa Panginoon, you must, di ba? You will follow the Lord. Amen? You need to get stronger. Kaya, ano yung sa Kristiyano? I must do it.
Lord, dahil sa sinabi mo, sabi ni Peter, ihuhulog ko ang lambat na ito. Yes. Dahil sa sinabi mo, Panginoon, I must do this dahil sinabi mo. Tama ba, mga kapatid? Amen. Lord, dahil sinabi mo ang DOCGM magkaroon ng panahon sa ganito, prayer, fasting, and sacrificing, we must do it. Ano man ang nararamdaman nyo ngayon. Amen. We must do it. Kung talagang gusto natin lumakas sa espiritual na buhay. Amen. Hindi mo sasabihin, parang iba kasi yung pakiramdam ko ngayon, hindi ko muna gagawin. Hindi ganon. You must do it. Kaya sabi, kung pakiramdam mo, ay parang gusto kong manood ng mga bagong movies ngayon, mag-games, no? Hindi ko na-feel na gusto kong mag-read ng Bible ngayon. No! You must do it. You must read. You must meditate para lumago ka sa Espiritu. Amen. Amen. Kapag ikaw ay nag-sacrifice, no? Imbis na bumili ka ng bagong sapatos, ang dami-dami mo ng sapatos, no? Ay hindi, kasi pastor, collection ko to eh. No? Yung mga Jordans, yung mga basketball shoes, yung mga uso ngayon, Nike. Eh, naging Kristiyano ka na, no? Kristiyano ka na eh. Commitment mo na sa Panginoon, no? Instead of buying new shoes, eh marami ka pa namang okay na sapatos, you will give it to the Lord. Sacrifice mo yun. Instead of buying shoes, ay, nakita ko parang medyo luma na yung instrument. Yun na nga lang ang bibilin ko. Praise the Lord! Hallelujah! Imbis na sapatos yung nakita ko sa Shopee, sa Lazada sale eh. Pero napansin mo sa bahay-sambahan, no? Eh parang kailangan namin ng bagong laptop. Eh, bibili ako. Diba? Sacrifice eh! Hallelujah! At anong mangyayari sa spirit mo? Lalakas ka. Dahil may sakripisyo eh. Amen. When you do it for God, He will strengthen you. I can do all things through Christ who gives me strength. If it's for His glory, He will strengthen you. Mawawala yung cravings, no? Ay, parang gusto kong mag-Starbucks ngayon ah. Kape-kape, di ba? Pero dahil nakikita ako na parang kailangan namin sa church ng ganito, itatabi ko muna to at ibibigay ko. And you will see that your spirit will grow and grow. Yan ang nagagawa kapag ikaw ay nag-sacrifice for the Lord. Lalakas ka sa Espiritu. Amen? Kasi may mga bagay na hindi naman necessary na bilhin. Di ba? Yung wants mo lang, hindi naman talaga needs. Amen? You sacrifice those wants. Yes. Isacrifice mo mga wants lang or cravings lang. Sacrifice mo yun. Hindi lang para sa Lord yun. Para din sa Espiritu mo yun na ikaw ay lumakas. Amen? Your spirit always grows when you graduate from I will. Ayan. Pag graduate ka na sa desire, pag nakapag-decide ka na, graduate ka na, meron ka na talagang desisyon, no? To follow Jesus. Kapag graduate ka na rin doon sa I must, ayan na. Tuloy-tuloy na ang paglago mo sa Espiritu. Amen. Kapag natutunan mo ng magsakripisyo para sa Diyos, natutunan mo talagang mag-fast, natutunan mo talaga na pray without ceasing, you always give thanks to God, no? It means that your spirit is getting stronger and stronger. Hallelujah! It's for the glory of God. Amen. Number 4. Meron pa tayo actually mga kapatid. Pero basahin muna natin bago yung number 4. Sa Lucas chapter 2, verse 40. Sabi doon, ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan, at kalugod-lugod sa Diyos. Sino yung batang sinasabi dito? Si Jesus. Ayan. Bata pa lang nakita ka na talaga ng paglago. Amen. Sabi doon sa Ingles, Jesus spirit yung ginamit eh sa Ingles, grew, lumago siya, lumakas siya sa spirito. The child grew and became strong in spirit. He was filled with wisdom and by the grace of God
And the grace of God was on him. Yan po yung sinabi sa English. Kalugod-lugod siya sa Diyos. Amen. Kaya sabi, and it tells us, no, kahit bata pa lang, mga kapatid, pwede nang maging malakas sa Espiritu. Amen. Pwede ba yun, no? Amen. Yes. And nangyayari po yan. Sipin mo, no, 10 years old, nagpipreach, no? Talagang committed sa Panginoon, it grows in spirit, no? Nagpapahayag ng gospel, 10 years old, ha? 11, 12, ibig sabihin, posible yun, kapatid, na kahit bata pa lang, malakas na sa Espiritu. Bakit? Kahit bata pa lang siya, nagagawa niya ng mag-sacrifice para sa Lord. Amen? Nagagawa niya yung tuloy-tuloy na panalangin. Nagagawa niya yung fast para sa Lord. Kaya, ano sabi? Ang bata ay lumaking malusog, puspos ng karunungan, at kalugod-lugod sa Diyos. Amen, church? Kaya yun ang mahalaga sa atin na maunawaan natin na any generation can have this strong spirit, no? At kahit matanda ka na, tumanda ka na sa simbahan, posible pala mahina ka sa Espiritu. Tama po ba? Amen. Hindi porket bata ay mahina yan sa Espiritu. No, you are wrong. You don't have the right theology. No? Ayun ang sabi, no? Bata pa lang, ang lusog na. Wisdom from above. Amen. So, posible pala yung church. Amen po? Amen. Yes. Kaya sabi, wala sa edad yan eh. Wala sa edad yan. Pagbata, mahina? No. He can be strong in spirit. Even he is just a juvenile. No, kaya sabi, adults can have a weak spirit. Lucas 2:49. Sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na dapat ako'y mamalagi sa bahay ng aking ama? Ayan. Sinanaw nila Mary, you know? Wala siya eh. Kaya sabi, nung bata pa lang to, ha? Bata pa lang to si Jesus. Mga kapatid, kaya sabi, age cannot make you strong in the spirit. No? You have to have this discipline sa buhay mo. Magkaroon ka ng attitude katulad ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, 12, parang 12-year-old lang siya nito eh, no? It's possible to have a strong spirit. Ang sabi niya, hindi ba dapat nandito ako sa bahay ng aking ama? No? Ano yun? Sa English, I must be in my father's house. Amen? Yan yung I must. I must be in prayer. I must do fasting and sacrificing. Amen? Kaya sabi, maraming matatanda ngayon, hindi pa nila na-discover yung I must. No? Andun pa lang sila sa stage ng desire. No? Kaya weak yung spirit. Kaya you start, no, na itong tularan natin, ang Panginoong Jesus. No? You quit doon sa mga bagay sa sanlibutan. And yung mga bagay na iyon na humahadlang sa relasyon mo sa Panginoon ay iyong bitawan. At gawin mo kung ano yung nais ng Lord. Amen? Kaya pagkatapos ng discipline and yung I must, ang kasunod niyan, kapatid, ay delight. Delight. Amen? Sa dinami-dami ng sakripisyo, no? Prayer, fasting, and sacrificing, ano ngayon ang mararanasan mo? Delight. Kaligayahan. Amen? Kagalakan sa gitna ng mga kaguluhan sa sanlibutan. No? Ang word for delight is I love. I love to be in your presence with your people. Hindi mo kakantahin, I must be in, hindi yun eh. Diba? I will be in your presence. Hindi, graduate ka na dun eh. No? I want, hindi I want eh. I want to be in your presence. Hindi na yun eh. Graduate ka na sa mga yun. Ngayon, I love to be in your presence, Lord God.
Amen. Nandun yung delight, nandun yung kaligayahan ng Lord. Gustong-gusto ko, mahal na mahal kita. Amen. You learn that from praying, fasting, and sacrificing. Kaya sabi, hindi tayo magsasuffer, no, spiritually sa buhay natin kung ganito ang gagawin natin. Sa umpisa, masakit. Sa umpisa, masakit. Mahirap. Amen po. Magsasacrifice ka. Meron bang sacrifice na madali? Sa umpisa, mahirap. No? Lalo na kapag ikaw ay inassign ng Panginoon, di ba? Sa mga talagang challenging situation ng buhay. Amen. Challenging situation. Sino yung mga challenge, may mga challenging situation dito? Amen. Na kinakaharap sa panahon ngayon. Yung talagang, yung alam mo yung pagsubok na matindi. Hindi tayo magsasuffer sa mga challenging situation ng buhay natin kung tunay na ginagawa natin yung praying, fasting, and sacrificing. Amen. Sa una, masakit. No, marami kang iiwanan, bibitawan. It's like before you endure prayer. No, noong una, sa prayer meeting talaga, ang boring. Boring yung pakiramdam mo. Ang boring, parang ayoko na, tagal naman ito. Di ba? Yan, nararamdaman mo noong una eh. Aminin mo man sa akin, mahindi yan yun. No? Pero tumagal ng tumagal dahil alam mo, sacrifice for God. No? Ando na yung desire. No? You want to know Him more and more. No? At andun na yung decision mo, I have decided to follow Jesus. Amen? And andun na yung discipline. Amen? Unti-unti, na-discipline na ka sa salita ng Panginoon. Yung I must. Kailangan dito ako. Diba? Kailangan manalangin. Tama? Kailangan magsakripisyo para sa Diyos. Andun ka na sa stage na yun. At napagtagumpayan mo na yung stage na yun. Hindi ka na nainginip sa prayer. Nag-e-enjoy ka na sa prayer. Hallelujah! I love to be in your presence, Lord! Amen? Na-e-enjoy mo na ngayon. Ando na yung joy na hindi ma-explain. Amen? Na dati-dati talagang parang ang boring sa'yo ng prayer, ng fasting. Parang sa'yo parang it's corny. No, para sa'yo it's parang ano ba to? Amen? Pero nung katagalan dahil sa pagdisiplina, nakagraduate ka na doon. At ngayon, delight yung nararanasan mo, nag-e-enjoy ka na lagi sa prayer, sa fasting, at sa sacrificing. Na dati-dati, kapag magbibigay ka, magsasacrifice ka para sa Lord, parang sa iyo is medyo mabigat pa. Ngayon, enjoy ka na. Kapag ikaw ay nagsasacrifice for the Lord, yun yung tinatawag na delight, mga kapatid. Kaya, sabi, before you will be here at the middle of the service, no? But now, you are always excited for the service to God. Amen? Amen. Na dati-dati, basta maka-attend lang ako, okay na. No? Pero, Lunes pa lang, excited ka na ulit for Sunday fellowship. Hallelujah! Amen? Yun yung delight. Kapag nandyan ka na sa stage na yan, kapatid, yung sabihin, nandyan na yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Yung kapag na-enjoy mo na, di ba? Wala na yung inip, wala na yung parang, di ba? Yung sa laman mo. Dahil you delight in His presence. You love in His presence. Na dati-dati, tagal naman dumaldal nito ni Pastor, dami naman ano. Di ba? Yun kaya, nag-iumpisa ka pa lang, no? Pero, unti-unti, sa pagsunod mo sa Panginoon, natuto kang mag-sacrifice for God. Wow! No? Napuspos ka ng Banal na Espiritu and you enjoy everything about God. Yes. Hallelujah. You delight everything about Jesus. Amen. You are excited. Amen. How many of you love prayer? Amen. Hallelujah. How many of you, church, love fasting? Amen. Amen. And how many of you love sacrificing for God? Hallelujah. Amen. Napakahalaga ng mga kapatid. Yung word na love, no? Hindi I will, hindi I must, hindi I want, kung hindi I love.
Amen. Hallelujah. That's the evidence that you are filled by the Holy Spirit. Amen. Na nagahari sa iyo ang banal na Espiritu. Amen. At kaya naman, napakahalaga ng mensaheng ito, mga kapatid. Part 1 pa lang ito. And then, next Sunday, na alam natin, ayan na yung prayer vigil. Pero may service tayo, same time. Amen. And I am so excited. Sino excited dito? Next week, hallelujah! We enjoy His presence in His Word, in praising God. No, sabi ni David, na pagmasdan ang kagandahan mo, Panginoon. Yes, I love to be in your presence, Lord. I love, Panginoon, na ako'y nasa templo mo. Sabi ng Panginoon Jesus, I love him, to be in my Father's house. Amen. Kaya sabi, graduate na tayo sa I want, sa I will, sa I must, and nandito na tayo sa I love. Amen. Amen. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung relationship natin na patuloy na tumaas ng tumaas, lumakas ng lumakas tayo sa Espiritu. Amen. All glory to God. And sino dito ang nagmamahal sa Holy Spirit? Hallelujah! We love you, Holy Spirit! We welcome you, Holy Spirit! We declare, Panginoon, that your goodness endures forever. Thank you, Holy Spirit. Amen. Yun ang nais ng Lord. But we always say, yung pag-ibig natin sa Panginoon. We always declare the love for God, love for His activities, for His ministry. Amen. For His glory. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo sa araw na ito, sa mensahe mo sa amin sa araw na ito. Salamat po, Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang aming muog, aming kanlungan, Panginoon. Sa iyo nanggagaling ang aming lakas, Panginoon. Sa iyo nanggagaling ang karunungan, Panginoon, na meron kami ngayon. Salamat, O Diyos, sa iyong divine protection. Salamat, O Diyos, dahil itinutuwid mo ang aming kalikuan. Salamat, O Diyos, sa iyong kapatawaran. At muli, O Diyos, hinihingi namin ang kapatawaran, ang mga bagay na aming inisip, mga bagay na aming sinabi, Panginoon, mga bagay na aming nagawa, na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, O Diyos, at patuloy na pangunahan mo kami sa aming mga desisyon, sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, pangunahan mo ang aming buhay. Surely, Panginoon, itong aming buhay na ito ay hindi sa amin, Panginoon, kundi Ikaw ang may-ari ng aming buhay, Panginoon. You are the King of Kings, the Lord of Lords, Panginoon. You are the King of our lives, Panginoon. Lord, patuloy namin tinataas sa iyo ang aming kabuuan, ang lahat-lahat sa aming buhay. Tinataas namin sa iyo ang aming sarili, Panginoon. Puspusin mo nawa ang bawat isang narito, Panginoon. Puspusin mo na iyong Santong Espiritu at patuloy na mapuno ang aming mga puso ng iyong salita, Panginoon. At bigyan mo kami ng pangunawa, O Diyos, sa iyong salita. Maraming salamat, Amang Diyos, sa mga kapangyarihan sa lahat at mahabagin. Maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy na kaloob mo sa bawat isa, na ginagamit mo ang kaloob ng bawat isa upang lang sa gayon, Lord, ma-build up ang spirit ng bawat isa, Panginoon, to prepare us, Panginoon, of what's coming, Panginoon. Thank you, Lord God, right now, ngayon pa lang, by faith, we know, Panginoon, a great blessing, Panginoon, sa DOCGM is coming, Panginoon, right now. You are preparing us, each family, you are preparing us, each ministry, Panginoon, you are making us realize the goodness, Panginoon, in your dwelling place. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord God. We give you praise, Lord God. And we worship you, Lord God. As we sing this song, mga kapatid, no, be, continuously be in the presence of God. As we sing this song, no, pwede kang tumayo sa kinalalagyan mo ngayon. Pwede mong itaas ang iyong kamay sa Panginoon. No? And it's between you and the Lord. No, that you love to be in the presence of God. You love prayer. You love fasting. You love sacrificing. You love the Holy Spirit. You love to be in the presence of God. At tunay nga, hindi maikukumpara ang presensya ng Diyos sa kahit anong lugar sa mundo. Hindi maikukumpara ang pag-ibig ng Diyos sa kahit anong pag-ibig meron sa mundo. Hindi maikukumpara ang pagkalinga ng Diyos sa anumang bagay sa mundo. Espiritu dahil sa iyo. Yes.
Song Church mula sa ating mga puso. Itaas natin sa Diyos ang ating mga sarili. Hallelujah. He is our King. He is our Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord, for you first loved us. Thank you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. Sa inyo sa'yo. Ikaw lamang ang pag-asa, O Diyos.
Yes, Lord. Dahil sa iyo, salamat sa kaligtasan, salamat sa karunungan. We give you all the glory.